Hello guys, welcome sa ating munting channel. Halika't tayo ay magtanim ng mani. Hope na may matutunan ka sa videong ito at sana tapusin mo ang videong ito hanggang sa dulo. Hello guys, halika tayo magtanim ng mani. So guys, bago tayo magsimula, humihingi muna ako ng paumintin sa inyo dahil medyo may paligid natin. So guys, sa pagtatanim ng mani is meron tayong dalawang method. Yung isa is yung germination method at yung pangalawa is yung direct method. So guys, ang ginamit ko ngayon is germination method. Gumamit ako ng ragdoll method. So guys, ano ba yung ragdoll method? Basahin natin guys kung ano yung ragdoll method. Yan guys, ito na yung definition. Ragdoll method. A ragdoll consists of a roll tube, moistened paper containing the seeds to be tested for germination, placed in plastic bag and stored in a warm place for several days. So guys, yan yung definition ng ragdoll method. Yung dalawang uri ng germination method dito sa pagtatanim ng mani. Yung isa guys is hinihimay-himay yung mani guys. Tapos inilalagay sa nangyari, himay natin siya ng ganito. Yan, pipiliin natin tapos inilalagay sa pasang-basahan hanggang sa mag-germinate. So guys, ang ginawa ko is inilagay ko na ng buo yung mani dito sa ating basahan at binalot natin at minoist natin yung basahan na mamasa-masa hanggang sa makapag-germinate siya. Yan guys, no? So guys, kung gusto niyo yung method na ginawa ko, pwede nyo naman din gayahin at gawin. So guys, kung meron namang kung ayaw nyo naman tong method na ginagawa ko, meron namang ibang tutorial sa YouTube na pwede, ibang tutorial sa ating ibang mga vlogger na pwede nyo gayahin kung ayaw nyo yung method na to. Medyo kasi ito guys is inilagay ko na siya ng buo. Medyo tinamad ako. Oh, joke lang. Medyo inano ko lang, naisip ko lang kasi guys na bakit ko pahihimayin yung mani kung pwede ko naman siyang i-germinate ng diretso. Yan guys, bali namili lang ako ng mga ilan. Kaya yan guys, nag-germinate na sila. Tanggal na sila sa mga kanilang talukap. Yeah. So guys, i-direct na natin siya sa lupa. So guys, kadalasan sa pagtatanim ng mani, ang ginagawa ng farmer natin is gumagamit sila ng Sunday loamy. Bali yung buhangin is nilalagyan nila ng loam upang maging buhaghag yung lupa para mas marami silang maaning mani. So guys, ang gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng humus. Yan. Dahil wala tayong buhangin at hindi naman loam yung lupa natin, is ito yung technique na naisip ko. Bali guys, naglagay ako sa gulong o sa ating planting pot ng mga tuyong dahon para makakakit ng mga micro or living organism o mga earthworm para tumulong sa pagbuhaghag ng lupa since na yung lupa natin is clayish. Yan guys. So guys, ito yung finished product natin. Kanya na naging finished product ng ating ginawa. Diyan natin ilalagay yung mani. So guys, balitan nyo natin yung mani. So guys, paano ba magtanim ng mani? So guys, ang gagawin lang natin is ito yung ating mani. At germinated na siya. Ilalagay na lang natin siya guys. Tutusok lang natin siya dito. Yan. Isa-isa. Yan. Maganda guys kung mga hanggang dito ng daliri natin kasi malakas na mag-ugat ng mani. Malakas tumubo. Bali yung pagitan niya guys, tigi isang dangkal para hindi sila magagawa ng nutrients. Oop, wala na. Wala na yung ating mani, lumabas na.
Oops, ito na yung isa. Tubong-tubo na talaga siya, guys. Ito yung tubong-tubo na. Kadalasan ginagawa ko talaga ito, guys, sa mga, ano, sa aking mga tanim. Pali yung soil talaga ginagamit ko. Minsan, sandy loading. Nagma-soil mixing din ako. Pali iwanan lang natin yung ano nyo, guys. Ano natin yung kanyang balat kasi fertilizer kasi ito. Ayan, guys. Okay na. Bali, gagawin ko muna to sa iba. Ano, na-skip ko muna itong videos na to. Mamaya na lang ulit, guys. Huwag ko makikita nyo, guys, is nandiyan na yung ating mga nag-germinate. Nandiyan na natin yung ating mga nag-germinate na nani. Bali, guys, lalagyan na natin sila ng lupa. Buna natin ito ng lupa. And guys, bali, lalagyan na natin ng lupa. Maraming earthworm. So guys, hanggang dito na lang muna ako. Bali, hintayin muna natin tumubo itong ating peanut o mani para masabi natin na tagumpay ang ating pamamaraan ng pagtatanim. So guys, see you na lang muna. Bali, di ko muna ito i-upload. See you na lang, guys. Kung nakikita nyo, guys, is 1 week na itong ating mani at maganda ang kanyang progress. So guys, makikita nyo na successful yung ating ginawa. Ayan. So guys, hanggang dito na lang ako. See you in part 2 nito kung paano magtanim ng mani sa gulong o container. So guys, hope na may natutunan kayo sa videong ito at sana i-like and subscribe na rin kayo sa aking channel. Huwag nyo rin, guys, kalimutan na i-follow ang aking Facebook page dahil doon ako nag-upload ng mga videos or photos na hindi natin nai-upload sa YouTube. So guys, hanggang dito na lang ulit ako and happy planting!